Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong college professor, licensed pharmacist at licensed nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mahalagang bagay na dapat mong malaman bago ka magsimulang uminom ng mga supplements o vitamins. Tandaan po na ang mga babanggitin ko sa video na ito ay isa lamang sa mga paalala na maaari ninyong i-consider bago kayo magsimulang uminom ng mga supplements. Ang pagkakaroon ng sapat na sustansya araw-araw ay mahalaga para sa kalusugan at katawan. Kaya naman, kadalasan tayo ay naghahanap ng mga supplements na maaari nating mapagkuhanan ng mga kinakailangan nating nutrisyon, lalo na kung ang mga nutrisyon at mga bitamina na ito ay hindi natin nakukuha sa ating dieta. Ang mga sustansya na nagmula sa pagkain at sa mga iniinom nating supplements ay nagbibigay sa atin ng sapat na enerhiya upang magawa natin ang mga pang-araw-araw na mga gawain. Bukod pa dito, ito ay may malaking kontribusyon sa pag-develop ng ating mga muscles o kalamnan at pagsasaayos ng mga tissue ng katawan. Maiwasan ang impeksyon at mapanatili ang isang malusog na timbang. Ang mga pangunahing sustansya na nakukuha natin sa ating pagkain at sa mga supplements na ating iniinom ay kadalasang maaaring naglalaman ng mga protina, calories, vitamina at mineral. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng sapat na sustansya sa pamamagitan ng balanseng pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw. Gayunpaman, kung mayroon kang sakit sa bato o kidney failure, maaaring kailanganin mong limitahan ang ilang pagkain na karaniwang nagbibigay sa iyo ng sapat na sustansya. Gayun din, maaaring baguhin ng sakit sa bato at kidney failure ang paraan ng pagpoproseso ng iyong katawan sa ilang particular na nutrients, kaya makakatulong ang mga supplement na matiyak na nakukuha mo ang lahat ng mga nutrients na kailangan mo. Maraming supplements ang available, ngunit ang ilan ay ginawa para lang sa mga taong may sakit sa bato, diabetes o kidney failure. Ang supplements sa market ay isang multi-dolyar na negosyo at ang mga nutritional supplement ay kinabibilangan ng malawak na hanay ng mga produkto. Ang mga ilan pa sa mga produkto na ito ay mabibili ng walang reseta o over-the-counter, habang ang iba ay nangangailangan ng reseta. Ang ilang mga suplemento ay may naglalaman ng maraming protina at calories at mga sustansya na tumutulong sa iyong tumaba. Mayroon ding mga pangdagdag sa pagpapalaki ng katawan at mayroon ding mga produkto na naglalaman naman ng mga pandagdag sa pagbaba ng timbang. Meron namang mga suplemento na maaaring naglalaman ng iisang uri ng bitamina gaya ng vitamin D o iron. O ang ilan naman ay naglalaman ng napakaraming mga sustansya at bitamina gaya ng mga multivitamins. Ang mga herbal na products ay nabibilang din sa hanay ng mga nutritional supplement. Kahit ang isang tao na walang sakit sa bato ay kinakailangan pa rin na makipag-usap sa inyong mga doktor at pharmacist bago gumamit ng anumang nutritional supplement upang matukoy ang mga maaaring angkop na supplements para sa iyo. Ang mga suplemento na ating nabibili sa market ay hindi angkop at maaaring mapanganib, lalo na para sa mga taong may sakit sa bato. Ang mga suplemento para sa pagpapababa ng timbang, pagpapalaki ng katawan o isang energy boost
ay hindi dapat gamitin ng mga taong may sakit sa bato o kidney failure. Maaari mong marinig ang isang kaibigan mo o miyembro ng pamilya na nagsasabing ang isang herbal supplement ay nagpapabuti ng kanilang kalusugan. Bagamat ang payong ito ay maaaring okay para sa kanila, subalit maaari naman itong maging mapanganib para sa iyo. Dahil ang ilang mga herbal na produkto ay maaaring makapinsala ng inyong mga bato at talagang magpapalala ng sakit sa bato. Ang mga sustansya o nutrients ay maaaring maipon sa katawan ng isang tao. Kadalasan sa isang taong na-diagnosed ng kidney failure o ang mga nasirang bato ay hindi makakapaglinis ng mga dumi na naipon sa katawan. Kaya habang lumalala ang sakit sa bato, maaaring maipon ang ilang mga sustansya o nutrients na ito sa katawan. Ang potassium ay isang malinaw na halimbawa ng problemang ito. Sa mga taong may sakit sa bato, napakahalagang suriin ang level ng potassium sa dugo. Kung ang iyong level ng potassium ay mataas, dapat mong ihinto ang pag-inom ng anumang mga suplemento na naglalaman ng potassium. Sa mga taong nagkaroon ng sakit sa bato, sila ay maituturing na mga taong nangangailangan ng espesyal na atensyon sa mga iniinom na supplements, sapagkat ang lahat ng may mga sakit sa bato o kidney failure ay hindi pare-pareho ang mga pangangailangan na nutrisyon na nakukuha sa pagkain. Halimbawa, maaaring kailanganin mo ng mas kakaunting protina, samantalang ang ibang tao ay maaaring mangailangan ng karagdagang protina o maaaring kailangan mo ang mga karagdagang kalori, ngunit maaaring kailanganin ng ibang tao ang mas kaunting mga kalori. Kaya naman ang bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan sa nutrisyon batay sa kanilang edad, kalusugan, geographical na lokasyon, dieta at level ng activity sa pang-araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga suplemento ng isang nagpapasusong ina, isang naghahangad na bodybuilder, o isang matanda na may karamdaman ay malamang na may iba't iba silang mga history at pangangailangang supplements. Bago tayo mag-decide ng karagdagang suplementong iinumin, mainam na tanungin muna ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang talagang kailangan ko? Narito ang mga ilang halimbawa. Kung nakatira ka sa isang malamig na bansa na may mahabang oras ng dilim o gabi, maaari mong isaalang-alang ang regular na pag-inom ng mga suplementong naglalaman ng vitamin D. Kung ikaw ay isang taong kumakain lamang ng gulay o isang vegetarian, mas dapat mong subaybayan ang level ng vitamin B12 sa iyong katawan. O kaya naman kung regular kang nag-e-ehersisyo, baka gusto mong i-optimize ang iyong performance sa pamamagitan ng pag-inom ng magnesium. Tandaan na ang bawat tao ay may iba't ibang pangangailangang pangkalusugan. Tandaan din na sa anumang uri ng gamot, palaging may pagkakataon na hindi ito naaangkop na isabay sa iba pang mga suplemento. Kung mayroon kang anumang mga kondisyon sa kalusugan na nangangailangan ng regular na gamot, dapat mong palaging ipagbigay alam ito sa inyong doktor at sa isang pharmacist bago kayo magdagdag ng mga suplemento. Ang pag-inom ng maramihang gamot o ang mga suplemento ay maaaring mapataas ang iyong panganib para sa mga side effects at masamang drug interaction. Kahit na ang mga herbal supplements mula sa mga natural na pinagkuhanan ay maaaring magkaroon ng makapangyarihang mga aktibong sangkap at mapanganib na drug interaction sa mga gamot, iba pang supplements at ilang partikular na pagkain at inumin. Tulad halimbawa, ang vitamin K ay maaaring mapanganib para sa sinumang umiinom ng gamot na magpapalabnaw ng dugo, tulad halimbawa ng gamot na warfarin o coumadin, dahil maaaring nitong bawasan ang epekto ng gamot.
Iba pang halimbawa ay katulad ng mga gamot na nasa kategorya ng mga chemotherapy. Ito ay maaaring maapektuhan ng mga vitamin C at E. At ang St. John's Wort na kung saan mismo ay itinuturing na isang gamot para sa mga sintomas ng depresyon ay maaaring bawasan ang bisa ng mga antidepressant at birth control pills. Dapat ring maging mas maingat kung ikaw ay buntis. Ang ilang partikular na bitamina o supplements ay hindi dapat inumin sa panahon ng pagbubuntis. Halimbawa, ipinakita sa mga pag-aaral na ang malaking doses ng synthetic o preformed na vitamin A sa mga suplemento ay maaaring mapanganib at hindi lamang magdulot ng pinsala sa iyo, kundi pati na rin sa iyong sanggol. Ang mga bentahan ng mga supplement sa online na mga vitamins ay mas mabilis na lumalaganap. Ang problema ay hindi lahat ng produkto na makikita online ay may magkakaparehas na kalidad. Ang bawat product sa merkado ay mayroong malaking pagkakaiba sa quality at mga sangkap. Ang mga formula at maging anyo kung saan ibinenta ang mga suplemento. Upang makahanap ng ligtas at mahusay na mga produkto, pumili ng mga pinagkakatiwala ang brand na may wastong certification at transparent na mga label. Ugaliin ang mag-research bago mag-order ng mga produkto online. Suriin ang track record ng kumpanya at mga rating ng mga customer. Pumili din ng mga natural na produkto na walang artificial na sangkap at additives. Maging labis na maingat kung ang isang bagay ay mukhang napakaganda para maging totoo. At maging mapanghinala kung ang isang kumpanya ay nag-aalok ng magic na lunas sa mga iba't ibang mga sakit. Bilang isang consumer, dapat mo ding unawain ang pagkakaiba ng water-soluble at fat-soluble vitamins. Ang mga bitamina na nalulusaw sa tubig ay hindi iniimbak sa katawan, dahil ang mga ito ay inaalis sa pamamagitan ng ihi. Kaya naman, kailangan nating tuloy-tuloy na pang-araw-araw na supply sa ating dieta. Ang mga bitamina na water-soluble ay kinabibilangan ng mga vitamin C at mga B vitamins tulad ng thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folic acid, at cobalamin. Samantalang ang mga bitamina na fat-soluble vitamins ay pinakasagana sa mga pagkaing mataas ang taba at mas mahusay na naaabsorb sa iyong daluyan ng dugo kapag kinakain mo ang mga ito na may taba. Ang apat na fat-soluble na vitamins ay ang bitamina A, D, E, at K. Hindi tulad ng mga water-soluble vitamins, ang anumang labis na fat-soluble vitamins ay hindi kaagad-agad naaalis sa katawan. Sa halip, iniimbak ang mga ito sa atay o fatty tissue para magamit sa ibang pagkakataon. Tandaan na ang sobra sa ilang partikular na bitamina at mineral ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa katawan. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng mga bitamina at mineral upang gumana ng mahusay hanggat maaari. Ang mga napatunayan na sa mga research ay nagsasaad na ang masyadong marami sa ilang mga uri ng bitamina at mineral ay maaaring mapanganib sa katawan. Tulad halimbawa ng labis na vitamina B6 o vitamin B6 ay maaaring magdulot ng pananakit ng mga nerves. Ang mga uri ng vitamins na nasa kategorya ng fat-soluble vitamins ay maaaring nakakalason sa mataas nitong level sa katawan. At ang sobrang vitamin C ay maaaring magdulot ng pagduduwal at pagtatae. Gaya ng binanggit pa sa mga research. Sa lahat ng mga impormasyong ito, madaling maunawaan kung bakit ang karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon sa isang bagay pagdating sa mga suplemento.
mas mabuting kunin mo ang iyong mga nutrisyon at mga vitamins mula sa pagkain. Ang pagkakaroon ng mga balancing dieta na kinabibilangan ng lahat ng kinakailangang bitamina at mineral ay makakapagpabawas sa iyong isipin o pag-alala tungkol sa anumang masamang epekto ng labis na bitamina at hindi epektibong mga suplemento. Napakahalagang makipag-ugnayan sa inyong mga doktor o sa isang pharmacist o kaya naman ay sa isang dietitian bago uminom o kumain ng anumang mga suplemento at pagkain. Dahil ang ilan ay maaaring talagang makapinsala sa mga taong may sakit sa bato o kidney failure. Maaaring sabihin sa iyo ng inyong doktor ang mga ilang suplemento na maaaring hindi angkop sa iyo o kaya naman ay nararapat sa iyo. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video ay maaari pong ipagbigay alam po ninyo sa iba ang tungkol sa aking YouTube channel upang magkaroon din sila ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan at mga tamang kaalaman tungkol sa iniinom ninyong mga gamot. Kung meron po kayong mga katanungan at product suggestions na gusto po ninyong pag-usapan sa aking next vlog, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong komento sa aking comment section. Huwag din pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ng aking kapatid na si Papa Dudut. Muli, ako po si Renz Marion at maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!